Why not? Good morning. Pasensya na ulit. Nalito. Happy Lord's Day sa lahat, no? Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, pagpatuloy na po natin ang devotion natin ngayong umaga. Na-miss ko po kayo. Pasensya na, di ako nakadala nakaraang linggo kasi hindi ko na-manage yung oras ko ng maayos, ng tama, no? At kahapon, hindi rin ako nakahabol. Patawarin niyo talaga. Pero na-miss ko talaga ayo, seryoso yun. Darawan na po tayo sa ating devotion ngayong umaga. No? Ang title po ng devotion natin ay Warning Against Worldliness. At bago po tayo magsimula, nanyaya ako po ay sa panalangin. No? Ama, maraming salamat sa araw na to, sa mga maagang gumising. At ganoon din po sa mga parating Panginoon na aming mga kapatid. Patuloy po silang gabayan. Pag-ingatan, Panginoon, sa mga nagmamaneho, ganoon din po sa mga nandito, Panginoon, na patuloy mo po kami, Panginoon, na bigyan ng kasiyahan sa aming pagsasama-sama, Panginoon, na tulungan mo po ako na may deliver ko po, Panginoon, yung devotion ko ngayong umaga na ng maayos, Panginoon, ng may takot sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, na may pagpupuri sa iyong salita. Amen. Warning against worldliness, may kita po natin ang ating text sa James 4:1-12 o Santiago 1:12. No. Hayaan niyo po ako nabasahin ko po sa English po ng standard, ESV standard. Lang po. Warning, James 4:1. Verse 1, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this that your passions are at war within you? Verse 2, you desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Verse 4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Verse 5, or do you suppose it is to purpose that the scripture says, he yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us. Verse 6, but he gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. 7, submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. 9, be wretched, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. 11, do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. 12, there is one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy, but who are you to judge your neighbor? Himayin lang po natin ng konti-onti, no? Yung mga naunang verse. Verse 1 po, pinakita po doon yung pagkaabukod ng mga mananampalataya, paghihiwa-hiwalay nila na inano po dito ni James ni Santiago yung sa panahon nila, parang ano po ito eh, talamak po talaga yung talamak yung mga false prophet, yung mga bulaang propeta. Kaya yung sa verse 1 po may mabanggit po doon na
Saan nagmula ang digmaan at saan nagmula ang mga pag-aaway sa inyo? Bali, parang nagkakaano po sila doon, nagkaka-separate dahil sa mga katuruan. At sa verse 2 po, nilarawan ni James dito ang isang hindi mananampalataya o isang unbeliever na sa kanyang kasamaan at hindi makontrol na sariling pagnanasa, dumating siya sa punto na kailangan niyang pumatay. Bali, yung sa verse 2 po, pinaliwanag ko dito ni James yung si Santiago po ito. Yung kagustuhan na, yung greedy ng isang tao na pinapakita dito yung kamunduhan niya talaga na nangingibabaw ng mga panahon nila Santiago, nila James. At sa verse 3 po, isang malinaw na pagpapakita na pansariling interes, sariling kasiyahan, kagustuhan ng isang tao. Basahin po sa Tagalog. Kayo humingi at hindi tumanggap sapagkat humingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Bali, yun po, isang malinaw na pagpapakita na sariling interes ng tao, sariling kagustuhan, sariling makamundong kagustuhan ng tao o sin na nakikita sa kanya, na nangibabaw sa kanya. Na ito po yung naalala ko po dito nang binabasa ko po ito at nang inaano ko pa po ito nang malalim na binasa ko po yung mga yung ano ni John Hill tsaka ni John Mark. Bali, pumasok po dito sa isip ko yung mga kontrabida sa kung nanonood po kayo nung kala PJ yung mga palabas nila. Sila Romy Diaz, sila Paquito Diaz, sila Res Cortes, sila po yung mga example dito na mga kontrabida sa karakter sa verse 3 na may mga pansariling interes. Kung napapanood nyo po sila, mga galing po na kontrabida yun, mga idol ko yun. Nala, share ko lang. Verse 4, isang maayos na explanation lamang po siguro dito yung verse 4. Basahin ko lang po sa Tagalog. Mga mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang paikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay naging kaaway ng Diyos. No, isang malinaw na explanation lamang po dito siguro na huwag nating naisin ang mundo o ang sanlibutan na bilang mananampalataya na patuloy tayo na gano'ng mang kahirap, hindi naman talaga araw-araw laging maganda yung mga nangyayari sa ating mga buhay. Na bilang mananampalataya na patuloy tayo sa pagkilala at pagsunod sa ating Diyos. No, talon po tayo sa verse 6. Na yung sa mga naunang verse po, yung mga nabanggit po na inilarawan ni James sa kanyang sulat. Nakita po dito natin na yung mga nung panahon nila at nung panahon natin ngayon na hindi nagkakaiba na yung sin nandoon pa rin, no? Yung sin na yung pangangalo niya yung dito yung pagiging makasarili ng tao, yung pagiging makamundo ng tao, no? Nasa henerasyon nila at sa henerasyon natin nandito pa rin na nakikita pa rin natin, no? Na siguro kung may dumaan po sa mga FB reels niyo na napanood ko lang yung hindi ko po alam kung vlogger po yun pineflex niya po yung ano niya, yung bulto-bulto niyang pera na tigil 1,000 na nakagoma. Grabe po yun parang nasabi niya na na hindi dahil sa paghihirap niya, na dahil sa pagtitiis niya, sa pagsisikap niya, no, na hindi niya makakukuha yung halaga, yung pinapakita niya dun sa ano niya. Tapos yung isa pa, yung vlog, hindi ko alam kung vlogger yun, no, yung pineflex niya yung asawa niya. Hindi ko alam kung dalawa o tatlo yun. Siguro yun, nakikita niya naman yun. Ewan ko lang muna sa iba. Basahin ko lang po yung sa verse 6 at hindi po, ito po pala. Maraming ino-offer sa atin ang mundo para may baling at malayo ang ating atensyon at kung malala pa ay talikuran ng Panginoon. Masunod lang ang ating sariling kalayawan, no? Ngunit tayo ay pinalalahanan ng Panginoon sa pamagitan ng sulat ni James on Santiago. Dito na po tayo sa verse 6. Basahin ko po sa Tagalog.
Talon lang po, hindi ko na po basahin sa verse 5 sa verse 6 na po tayo. Bali, basahin ko po siya. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, subalit nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang pag-isip. Verse 9, kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. 10, pagpakumbaba kayo at harapan sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. 11. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa, at ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan, ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagapaghatol sa kautusan. Hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isa kang hukom. 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya ay siya ay may kapangyarihang magligtas at umuksa. Kaya sino ka umatol sa iyong kapwa? Grabe, no? Sa Tagalog, napaka solid. Sa verse 6 to 10, binigyan po tayo ng kapamaraanan ng Panginoon para sa paglakad sa ating kabanalan. No? Yung 6 to 7 also reminds us sa akin mismo habang binabasa ko talaga ito at hinihimay-himay ko yung ano na ito na wag bumasi sa ano yung mga maamundong ano talaga lalo na yung sa verse 7 no? Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ng Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Ano talaga na ito, tinutusok talaga na ito yung mga puso natin na iwasan natin ang mundo, no? Na sa sobrang dami ng binibigay ng mundo na para mabaling tayo sa kanya, sa isang pitik lang talaga pagkamali na tayo na hindi natin matayin natin sa rin. Wala. Hindi talaga. Hindi talaga natin kaya paglabanan ng diba na wala na ako. Yung isang pitik lang na magkamali na tayo, hindi lang natin mabatayin natin sa sarili. Yung mundo talaga, nandiyan lang siya para bakmain tayo, sakmain tayo. No? Na lagi natin, hindi natin na sasawalan, na isasantabi natin ng pananampalataya na bilang mga Kristiyano, no? Nakakaligtaan natin yung mga sarili natin. Dito na po ako magtatapos. Pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Jesus, isang muling pagpapaalala sa atin na ating alalahaning paulit-ulit ang kanyang natapos na gawa, na tayo ay nilinis, na tayo ay nilinis na at pinalaya sa ating mga makamundo gawa. No? Yun lang po, let's pray po. Ama, salamat sa patuloy ka po, Panginoon, na nananahan at patuloy mo po kami, Panginoon, ginagabayan sa aming pang-araw-araw na mga gawa. Mama, iba-iba man kami, Panginoon, na hinaharap sa aming mga buhay. Bagkos, Panginoon, yadyan ka, patuloy ka, Panginoon, na nagpapakahari, patuloy, Panginoon, na nagiging Diyos at makapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong natapos na gawa sa paglilinis sa aming mga kasalanan. Salamat, Jesus. Sa iyo ang lahat ng papuri. Thank you.